Magandang gabi mga ka-Habi at welcome back sa Habi ni Daddy. Nung nakaraang video natin, nasabi ko na yung next nating topic ay patungkol sa isa pang paraan ng pagpaparis ng ibon. Pero dahil meron tayong isang ka-Habi na nawalan ng ting na ibon niya, ng hanpid na ibon niya, at nagkataon naman na kakilala ko yung nakakuha nung kanyang ibon, so ngayon sasamahan ko siya para ma-recover, para ma-rescue namin yung ibon niya na nawala. Dalawang ibon yun, at yung isa ay naibalik na sa kanya, yung isa ay nawawala pa. Yun nga, kakilala ko yung nakakuha, so kasamahan ko siya ngayon. Hindi niya alam na nakita ko na yung ibon niya kasi nag-message sa akin 3 days ago na nakawala nga yung ibon niya. So ngayon, pupuntahan namin para makasama niya na ulit yung kanyang alaga. Ipapalit natin doon sa ibon na i-rescue natin ngayon. Kasi bata din yung nakukuha noon, gusto niya may magustuhan niya yung ibon. Pag kinuha natin yun, siyempre medyo dapat palitan natin para meron pa rin siya alam ng ibon. Hindi natin basta kukuhalin sa kanya. Okay, ipasok tayo sa loob ng ibonan. Kuha tayo ng dalawang inakay na pang-handpin. Ito, ito yung ibon. Ito yung kinuha natin na ibon na i-handpin. Dalawa. Tapos, siyempre, kailangan ng syringe. Saka yung formula natin. At saka wood shavings. Pamalit kung sakaling dumumi na yung ano niya. Yung sapin. Okay, ilalabas na tayo. Puntahan natin yung kahabi natin kasi hindi niya alam na ano, nakita ko na yung ibon niya. Hinahanap niya, matagal niya nang hinahanap. Dalawa yun na nakalipad sa kanya habang tinitraining niya. Siyempre malungkot yung kahabi natin dahil malaki na yung ibon. Lumilipad na nga siya. Okay, papunta tayo sa kahabi natin para isasama natin siya. Para siya mismo kukuha ng ibon niya. Sama natin siya dun. Kauuwi lang natin galing sa office eh. Mamaya medyo busy na tayo kaya unahin na natin to. Dito nakatira si Kahabi. Tutok tayo. Mapintuan. Tutok tayo. Ito si Kahabi. Ilan yung oras to? Oh, isang nalay na ako pala. Isang nakita ka niya. Paano ba daw ngayon? Wala ako sa bukas yung truck. Wala ako nga sa Napalabo ko ng truck. Punta natin, nandun nakita ko. Na yung boss ko kasi, yung anak niya nakulit. Ngayon punta natin para kapalitan ko na lang yung ibon. Tara, sama ka sa akin. May bike ka? Meron po. Okay, nakita niya tonto ang itsura. Sana yun nga yung ibon na hinahanap natin para pabalik sa kanya. Okay,
Punta na pupuntahan namin yung ano, yung bahay nung anak ng boss ko para makuha yung nawawalang ibon niya. Ayan siya, sama ko. Dito lang naman eh. Nandito kami sa gate nung ano, compound. Hindi kami makapasok kasi nakalock yung gate. Mantayin natin baka may magbukas. Nag-text ako dun sa boss ko. Baka sakali may magbukas kasi umikot pa kami, medyo malayo. Pag umikot kami, yun layo-layo yung ikutin namin. Okay, ito makukunin na natin yung ibon. Eh, ayaw kasi nila sumama ng video. So kami nila ni Kuya. Ayun na yung ibon na... Apo kasi tinayin niya. Ito po yung ano, sabi ni Sir Yuli. Magdala daw ako. Ayan po. Baby po siya. Siya kayo po magpapakain, kamukha nung ginagawa niya para maging maamo. Hmm. Ayun nila sumama eh. Okay. Okay. Thank you po kaila mama. Sa nakahuli po, thank you po. Kundi po dahil sa kanila, di po makukuha yung labet ko po. Thank ayun. You po sa kanila. Ayun na. Kahit konti lang. Konti lang pag nainabot mo lang sa kanya. Ayun. Ayun si Ate Julia. Siya yung nakahuli oh. Pag binabalik niya na yung ibon sa may-ari ng naghahanap. Ayan. Ayan. Salamat tayo kay Ate Julia. Thank you, Te. Welcome. Okay. Yan. Sa mga nagbabalik po ng mga ibon na nakawala mula sa iba nating kahabi, mga team na ibon okay. Na nag-fly away, nag-fly by, ito na yung ano, na ibabalik na sa natin. Kanila mga amo. Salamat po. Saludo po kami sa mga katulad ninyo. Bigay tayo ng konting demo kung paano gagamitin yung formula natin at kung paano papakainin yung handpaid na ibon na binigay natin dun sa nakakuha ng ibon si Ate Julia. Para ma-inform siya at alam niya yung gagawin niya sa pagpapalaki ng mga ibon. Sa mga nagpapa-shoutout po, pasensya na muna, hindi natin maasikaso sa ngayon. Tayo makakapaglagay ng shoutout. Dahil nasa yung note ng shout out ay nasa laptop natin. Naiwan ko. So, sa susunod po, i-shout out natin 'yan. Sa ngayon po ay kung may mga nagpapa-shout out, comment niyo lang po yung request ninyo. Nino-note po natin 'yan at sa mga susunod nating video, isasama po natin yung mga shout out request ninyo. Yun, kasi wala akong bahay. Pag-bihin. Itutulak mo sa bagya. Kaya pag ganyan yung pwesto, pag ganyan yung ano, tapos, yan. Kasi kinakabahan na ko eh. Ayan, ganyan, ganyan. Ayan, maubos niya isa. Kinakabahan ko kasi 4 to 5 cc. Ano, baka mabigla. Ayan. Okay lang kahit na ano, na ipasok mo tong buo nito, papasok mo sa bibigyan yun. Okay lang yun. Habang pinipid namin yung initial feeding ng handpeed baby, lumabas si ano yung rescue nating ibon na yan. Lumabas siya. Oo, na nagugutom na rin. Nagugutom talaga. Siya, na, siya pa yung naunang pinakain. Oo, kinakagat ko. Yan kasi talaga yung pagkain pa niya. Hindi pa siya kumakain. Doktora. Po, hindi pa po. Pinagtiyagaan niya lang yan. Oh, pinagtiyagaan. Meron tayong kahabi na nagre-request ng support dun sa kanyang YouTube channel, si kahabi Kenneth Tadeo. Paki-search niyo lang po yung kanyang YouTube channel. Supportahan po natin yung mga kahabi natin na gusto rin magsimula sa pagbablog tungkol sa pag-aalaga ng ibon. Hindi lang naman po sa mga veterano tayo makakakuha ng mga karanasan. Ng mga informasyon sa pag-aalaga ng ating mga alagang ibon. Kahit na mga baguhan, makakakuha din tayo dyan ng mga bagong technique sa pag-aalaga ng ating mga alagang ibon. So, supportahan po natin yung mga bagong vlogger na mayroong kaparehong topic natin. Dehydrate. Mukhang dehydrate niya yun. Oh, no. Thank you po, ma'am. Bye-bye. Ha?
Thank you po. Sige. Salamat po. Uwi na tayo. Paano na lang ng gate? Si Kahabi masaya na. Nakita na niya yung ibon niya. Thank you po. Kailangan lang i-recover. Para bumalik sa dati. Okay, pauwi na tayo. Tulungan natin yung isa nating kahabi. Salamat po sa inyong suporta at panonood. God bless po sa inyong lahat.